是春色如江河，舞它为顺水珠波。何故琴曲断离歌，舞我天地间寂寞。心在穹苍转崖处静默，天悲地震日月盈怀，何以得世间大自在，自心中不由惧怕，情深不藏，情真不换，环顾千秋有梦与回，何以你沧桑而明媚，自心中不由挣扎，扶风摇曳自如纵横，潇洒如梦惊鸿。Kamahalan, siya po ang may gawa nito. Siya yun. Siya ang gumawa. Sandali. Nagkakamali ka. Paano ko nagawang lagyan ng laso ng alak? Inutusan ko ang aliping umaalalay sa akin kanina. Sabi ni Asyo, bago ang pagtatanghal, may hinahanap na hikaw ang kanyang alipin. Sinuhulan pa siya ng ginto. Baka nilaso niya ang alak. Habang hindi nakatingin si Asyo. Kamahalan, wala akong kasalanan. Maniwala kayo. Isa pa, wala akong alam sa nangyari sa kanila. Yung... Juan, magsalita ka. Totoo ba ang sinabi ng Abay ng Kabutihan? Mag-ulat ka ngayon sa hari. Sabihin mo sa kanya lahat ng nakita mo. Kamahalan, totoo pong nawala akong hikaw ng pangunahing abay. Totoo rin pong humingi ako ng tulong kay Ashu para hanapin yung nawalang hikaw. Pero, kamahalan, hindi ko po nilagyan ng laso ng alak. Kaya lang... Kaya lang... Anong kaya lang? Aming kamahalan, nung inahanap namin ni Asyo yung nawawalang hikaw, nakita namin humahangos ang abay ng kawanggawa. Nakita ko rin po na parang meron siyang inilagay sa alak. Sinasabi mong nilagyan pa ng lasa ng alak? Ay. Alam mo ang parusa ng maling paratang sa isang abay? Kamatayan. Hindi ko po pangangahasan. Juan, tama na! Kamahalan! Kasalanan kong lahat to. Kamahalan, ako na lang ang parusahan niyo. Hindi po, mahal na abay. Wala kayong ginawang kasalanan. Nakita ko pa nga na... Tama. Ang abay na kawanggawa, natapunan ng alak sa damit niya. Totoo po yan, kamahalan. Kung nagsisinungaling ako, tamaan na po ako ng kidlat at masunog ang katawan ko. Kamahalan! Kamahalan, yung lalagyan ng alak, totoong natabig ko kanina, pero dahil nagmamadali ako, kaya malamang merong bakas ng alak sa suot kong damit. Pero ang lasunin ng kapwa ko para siraan siya, hindi ko magagawa kahit kailan. Kamahalan, malamang nagsabuatan silang dalawa. Sila ang lumason sa akin. Binibininggaw, nakakaaliw ka naman. Kung nagsabuatan sila laban sa'yo, hindi malayong ikaw nangihiranging Reyna. Ikaw, anong sinasabi mo? Sa palagay ko, kung paghihinalaan sina Binibining Tang at Binibining Yuen, dapat paghinalaan ka rin, Binibining Gao. Ba't ko lalasunin ang sarili ko? Tinatanong mo? Hindi ba't sinabi ko na ang dahilan? Kamahalan, kalokohan yon! May katwiran ang sinabi ng abay ng dangal. Sa puntong ito, wala nang saysay na ipagpatuloy pa.
ang ginagawa nating pagdinig. Pag-usapan natin to sa ibang araw na lang. Kamahalan! Huh? Kamahalan! Para malaman natin ang katotohanan, may naisip akong paraan. Ang mahiwagang salamin! Mahiwagang salamin? Kamahalan, makikita sa mahiwagang salamin ang nakaraan ng isang nilalang. Maaring 12 taon, 12 buwan, 12 araw, 12 oras. Nakasalalay lahat kung sinong haharap sa salamin. Pero walang nasusulat sa aklat kung paano makikita ang mga pangyayari sa nakaraang 2 oras. Kaya hindi yun magagawa! Magagawa yun! Kamahalan, posible yun. Para magamit ko ang mahiwagang salamin, nagsaliksik ang mga tagapaglingkod ko. Ayon sa nabasa nila, tumatagal ang kuliglig ng hanggang 12 oras. At pag hinarap to sa salamin, makikita ang nakaraang 2 oras ng taong katabi niya. Malalaman natin kung sinong salarin. Kaya lang, imposible pa rin. Kahit alam natin ang paraan, saan tayo hahanap ngayon ng kuliglig? Sinong makakaisip na magdala rito ng kuliglig? Kamahalan! Meron po akong dala! Kamahalan, ito po ang kuliglig na dala ko. Ministro Chen, paanong mabuti may dala ka? Kamahalan, noon pa, ito na po ang libangan ko. Nagpapakuha ako ng mga kuliglig dahil sa ganda ng tunog nila. Araw-araw, nagpapahuli ako ng mga kuliglig. Kaya kahit maiksi lang ang buhay nila, napapalitan agad. Hindi ako nawawalan, kamahalan. Nagsusumamo ako, kamahalan. Gamitin natin yon para malaman ang totoo. Sige na, gawin nyo na. Ako na pong mauuna para malinis ang aking pangalan. Mauna ka. Kabahalan, hindi nilaso ng aking anak ang sarili niya. Nakita sa salamin na wala talaga siyang kasalanan. Prinsipe Gao, balat sibuyas ka. Sinabi ko na sa inyo, si Binibining Gao, hindi niya yun magagawa. Tapos na ako. Wala akong kasalanan. Sinong susunod? Ang pangunahing abay? O ang abay ng kawang gawa? Kamahalan, sa halip na pangunahing abay ang haharap sa mahiwagang salamin, mas mabuti siguro kung ang tagapaglingkod na si Juan Er ang gumawa muna nun. Kamahalan, kung Rango ang magiging batayan natin, dapat mauna ang abay ng kawang gawa. Pag napatunayang wala siyang sala, si Juan susunod sa kanya. Kahit nalinlang ng balat kayo mo ang mga tao at natatago ang tunay mong kaanyuan, iwasan mong humarap sa salamin. Kundi maaaninag doon ang tunay mong mukha. Thank you.
Aba! Natatakot ang abay ng kawang gawa? Dadakip niyo ako, kamahalan? Kung hindi mo ginulat ang alaga ko, hindi mababasag yung mga salamin! Kahit hindi ikaw ang naglagay ng lason sa alak, ang mananagot ng pagkasira ng yamang yon ay wala iba kundi ikaw! Mga kawal, dakpin at ikulong siya sa malamig na bulwagan hanggat wala akong pahintulot, huwag siyang palalabasin! Kamahalan, wala akong kasalanan! Pinabas niyo siya! Ngayon din! Hindi mangyayari ang gusto mo. Kamahalan, sa pagpili niyo ng Reyna... Pipili ako! Matapos ang mga kaguluwang nangyari, pipili ako ng Reyna ngayon! Sige, sabihin niyo sa akin! Sino Reyna pipiliin ko? Tama kayo, kamahalan. Masayang usapin ang paghirang sa Reyna ng Taiyuan. Hindi niyo kailangan magmadali. Habang nagbibigay gala sa inyong mga ninunong sa Changyuan, maaari niyong pag-isipan niyo ng ilang araw. Sa araw ng pagbabalik niyo, tsaka kayo umirang ng Reyna niyo. May katuwiran na punong ministro! Umuwi na kayo! Maraming salamat po, kamahalan! Kumilos ka nang walang pahintulot ko. Sinuway mo ako. Alam mong parusa nun? Ah, tatanggapin ko ang parusa niyo. Bahala ko sana. Matawang ka ng mabigat na parusa. Nung nakita ko si Fuyao, hindi ko na magawang magalit. Yung parusa mo, sa ibang araw na lang. Makinig ka. Tatlong araw ako nasa Changyuan. Kaya dapat, pangalagaan mo siya. Kapag may nangyari sa kanya, ikaw ang mananagot. Palagay ko po, pinakulong niyo siya sa malamig na bulwagan para protektahan. At mapilitan si Chishen na ilapit ang anak-anak niya sa akin. Para lamang sa isang alipin, isusugal mo ang buhay mo? Labis talagang pagmamahal mo sa kanya. Sa kasamaang palad, dito na siya nananatili malapit sa piling ng hari. Babae na siya ng hari ng Taiyuan. Ah!
Binabalak mo ba akong patahimikin? Ha? Huwag mo akong pilitin gawin yan. Hindi naman mainit ah. Bakit ka pinagpapawisan ng husto? Ha? Huwag kang parang baliw. Ako, baliw? Ikaw ang baliw sa ating dalawa. Noon pa, baliw ka na. Baliw si Yan Jing Chen. Anong... Beiwan, anong ginamit mong salamangka? Bakit mo naisip na ginamitan kita ng salamangka? Ang ginawa ko lang naman, punasan ang pawis mo. Ayun nga lang, itong panyong hawak ko, pinahiran ko ng ugat ng Valeria. Kung ganun, kumikilos ka laban sa akin. Kumikilos ako laban sa mababang uri na yon. Alam mong hindi kita magagawang saktani, di ba? Kapatid ko naman na ayaw mo kay Peiwan. Lalo na ngayon sa itsura niya. Matigas ang kanyang ulo noon, ngunit ngayon ay puno na siya ng suklam. Alam ko mahirap sa'yo na pakasalan ng ganoong babae. Ngunit kailangan mong magtiis. Hanggang sa dumating ang tamang araw. Tiisin mo siya hanggang sa hindi mo na siya kailanganin. Ang pag-iisang dibdib ay paggamit lamang sa isa't isa. Pakakasalan mo siya dahil makapangyarihan sila. Kapag matibay na ang katayuan mo sa kabisera, sa ugali ni Peiwan, masama lang ang maidudulot niya sa'yo. Doon mo magagamit ang panghiwalay kaluluwa na bigay ko sa'yo. Ama, sinasabi niyo na... Isa lang ang isipin mo. Mag-iingat ka sa ikikilos mo. Kapag nagamit mo na ang gamot, humanap ka ng pagbabalingan ng sisi. Kapag hindi ka napagbintangan, ang kamatayan niya ang pupukaw ng simpatya ng mga tao para sa'yo. At yun naman ang magbibigay sa'yo ng mas magandang pagkakataon. Alam mong hindi kita magagawang saktan, hindi ba? Hindi ko nilagyan ng laso ng alak. Huwag niyo na akong hilahin. Kaya kong maglakad. Aray naman! Ang sakit, ha? Huwag mo ko hilahin. Sandali! May utos ang hari sa mahal na abay. Iwan niyo muna kami. Tinakot mo ko. Naunawaan mo na ang kamahalan? Pero kung nahuli siya sa pagpapakawala kanina kay Yuan Bao, ako ang mapapahamak. Sabihin mo sa kanya salamat. Matalino nga kayo, Binibini. Nga pala, ang kamahalan pupunta sa Chang Yuan para sa ritual. Mawawala siya ng ilang araw. Kung maaari, magtiis ka muna. Ba't dito niyo ako pinadala? Sabi ng kamahalan, hanggat nasa inyo itong supot, natitiyak niyang ligtas kayo lagi sa malamig na bulwagan. Binibini, hanggang dito na lang kami. Pag pumasok kami, labag na yun sa batas. Kayo na lang po ang pumasok.
Peiwan! Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako ngayon na! Nagmamadali ka? Ali! Dalhin mo yan sa akin. Pulbura ng tigil diwa. Narinig mo na ba yon? Mahal kong asawa? Ang iyong ama ang nagbigay sa iyo nito, hindi ba? Para magawa mo kong lasunin pag may pagkakataon ka na. Noon pa, alam mo na. Pero, hindi ko ginamit sa iyo yan. Yun ang dahilan kaya hanggang ngayon buhay ka pa. Ang akala ko nung una, dahil hindi mo ginagamit to, itinatangi mo na ako sa puso mo. Pero nagkamali ako ng akala. Hanggat hindi namamatay ang aliping yon, kahit kailan hindi mo magagawang mahalin ako ng buong puso. Kalokohan ang pinagsasasabi mong yan. Mahal kong asawa, tingnan mo kung sino to. Fuyao! Fuyao! Ano ginawa mo sa kanya? Nakakasakit ng damdamin ang sinabi mo. Bakit? Ang sabi ng manggagamot na si Dongzong, nakasagap ako ng sakit sa kakahuyan, malakas itong makahawa. Natatakot ako na baka... Isa pa, hindi ako kaaya-aya. May balat ako sa mukha. Baka matakot kayo sa akin. Paano nangyaring nagkaroon ng dalawang mukha ang isang tao? Tiyak na hindi karaniwang salamang kang ginamit sa ganon. Ang mukhang yun, parang nakita ko na kung saan noon. Hindi naman kaya na malikmata lang ako. Wei Juan! Ano po yun? Punong ministro. Sa pamilya at kamag-anak ni UNC, may natira pang buhay? Punong ministro, pagpasok ni UNC sa palasyo, tinupad namin ang utos niyo. Palihim kaming pumunta sa Changning at pinatay po namin lahat ng kaanak niya. Mag-isa na lang siya at wala na pong kaanak. Tama ka. Natakot ako nung pumasok si UNC na baka mga kaanak niya maging sagabal sa akin. Ngunit wala na magpapatunay kung siya nga si UNC. Wei Juan. Po. May ipapagawa ako. Ikaw nang mag-asikaso nito. Opo. Tama na! Ako may kasalanan nito! Nasasaktan ka ba? Kung ganun, mas dapat siyang mamatay ngayon! Kasalanan ko lahat! Huwag mo siyang patayin! Peiwan, tama na! Kaya pala hindi ako makatulog ng maayos. May mga tao pala ritong hindi ko gustong makita. Huwag ka nang magpumiglas! Binigyan kita ng pamparalisa. Kaya kahit anong husay mo makipaglaban, wala ka ng lakas. Peiwan, hindi mo ba gustong makipaglaban sa akin ng patas? Makipaglaban ng patas? Wala kang karapatang makipaglaban ng patas! Naalala mong patalim na to? Sinira mo ang buhay ko. Gamit ang patalim na to. Sinira mong samahan namin mag-asawa! Peiwan! Peiwan, makinig ka! Tigilan mong pagtatanggol sa kanya, kundi papatayin ko na siya! Gawin mo na para matapos na. Para matapos na?
Kahit sa panaginip, gusto kong maghiganti. Sa tingin mo, hahayaan kitang mamatay ng ganun kadali lang? Gusto kong magdusa ka rin katulad ko. Ay, ayoko. Gusto ko higit pa sa pagdurusa ko! Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin alam kung sino sumira sa mukha mo? Di bali na. Hindi kasi ako nag-ingat. Anong gusto mong gawin sa akin? Sirain din ang mukha ko? Yun ang iniisip kong gawin sa'yo kanina. Pero ngayon, nagbago ang isip ko. Mas masayang laro ang gawin natin. Sa araw na to, isa lang sa inyong paihintulutan kong mabuhay. Minamahal kong asawa, gusto mo bang inumin tong lasong pulbura? O gusto mong itong alipin ang uminom? Peiwan. Peiwan, tama na! Gusto mong mamatay para sa kanya? Peiwan, nagkamali ako. Nagsisisi na ako. Dati, hindi kita nauunawaan. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Sa mundong ito, ikaw lang ang nagmahal sa akin ng buong puso. Kaya, ang gusto ko, magsama na tayo habang panahon. Hindi kita bibiguin kailanman. Peiwan. Totoo? Huh? Kung ganun, gamitin mo na to. Patayin mo na siya. Oh, sige. Papatayin ko siya. Akin na. Papatayin ko siya. Panonoorin kita. Huwag mo akong lilinlangin. Patawad. Hindi ko alam kung bakit ganun ang mga nangyari. Puyaw, tumakbo ka na! Umalis ka na! Sa tingin mo, magagawa niyang tumakas dito? Tama na! Kung kailangan may mamatay, ako ang mamamatay! Wag! Jinchen, wag! Buhay ko, kapalit ng kalayaan ni Fuya! Jinchen! Jinchen! Peiwan! Parangawa mo na! Peiwan! Makinig ka! Kalimutan mo na ang galit sa puso mo! Peiwan! Mas pinili mong mamatay sa halip na saktan siya. Napakalaki mong hangal! O
Alam mo ba ang masamang bunga na ginawa mong kahangalan? Bakit napakahirap para sa iyong mahalin ako, Jinjen? Kalimutan mo na nakaraan. Iwan. Jinjen! Hindi ko yun kayang kalimutan. Iwan! Ayoko kalimutan! Papatayin kita! Ali, ang mukha mo, akong sumira. Pero bakit? Anong dahilan? Anong dahilan? Dahil ni minsan hindi mo ko tinuring na nilalang. Mula pagkabata, sabay tayong lumaki. At dapat kitang inalagaan. Tinuring mo ko nang masahol pa sa aso. Nakuha mo lang ang nararapat mong kapalaran. At kayo naman, akala niyo ba tinulungan ko kayo? Lahat kayo, kinamumuhian ko kayong lahat! Mamatay na kayong lahat! Mamatay na kayo! Kuya! Kuya! Panie! Kinamumuhian kita. Yan, Jingchen! Jingchen! Fuyao. Alam mo ba, ang lasong taglay ng biguan niya, hindi pangkaraniwan. Pinatitigas nito ang puso mo. At agad kang mamamatay. At ngayong gabi, mamamatay ako sa iyong piling. Pangako, sa susunod kong buhay, ikaw lang ang aking maaalala. Fuyao, nang marinig ko uli na tinawag mo muli ang aking pangalan, ang saya ko. Napakarami pagkakamali ang nagawa ko. Subalit may isang bagay, ang nagawa ko ng tama. Ang malin ka ng lubusan. Habang buhay kitang mamalin, kung sakaling tayong dalawa ay makabalik sa bundok ng Xuanyuan, hindi ba't lumanong napakasaya? Jiu shenme hao, ruo wu tan chen, wo bing wu fan nao, you zen nen jiao wo yi bu san hui tou, wei ai zhou wei hen jiu.
Nasaktan ka ba? Hindi. Tara, tuturuan kita. Tingnan mo, napakaganda ng tanawin. Jingchen! Chiyun! Uy, Chiyun! Sandali lang! Ganda! Ayoko niyan! Tatlong taong kang nawala at humusay sa pakikipaglaban. Kaya lang, kulang pa sa karanasan. Kanina, nung ginamit mo ang ganoong pag-atake, nasangga ko ang kamay mo. Dapat ibang paraan ang ginamit mo para pagsangga sa kaliwa, suntok ka sa kanan at yung kalaban hindi na makakaganti. Kaya mananalo ka. Teka, teka! Sandali, huwag ka umiyak. Alam ko na kung bakit ka nagagalit. Nung tumakas ka, nahanap kita at binalik dito sa tahanan mo. Tama, di ba? Ngunit ayoko lang namang mapahamak ka. Ayaw mo ako mapahamak? Eh di dapat hindi mo na ako inuwi. Tumakas ako dahil nagsasawa na ako sa buhay na may ibang nagtakda ng magiging kapalaran ko. Ayoko na dito sa tahanan ni Ama. Kailangan ko palaging sundin ang gusto niya. Ayokong mabuhay sa kung anong gusto o ayaw ng Ama ko. Hindi yun makatarungan. Kung hindi ako lumabas noon at nakita ang mundo at hindi nakitang saya ng buhay sa labas, matatanggap ko pa. Pero ngayon, naiinggit ako sa buhay ng mga karaniwang tao sa labas. Nagagawa nilang sundin ang buhay na gusto nila. Napipili nila kung anong magiging kapalaran nila. Dahil naging kaugali mo na sila. Punong ministro. Hindi mo alam ang puso ng isang ama. Punong ministro, ang totoo niyan... Tumahan ka na, ha? Ay, nako. Chiyun, bata pa lang sakitin ka na. Kung hindi ka nabantayan, hindi ka mabubuhay. Pinapag-aral kita sa labas. Hindi ko akalain dahil doon, maghihinanakit ka sa akin. Hindi lang tumigas ang ulo mo, nagluluto ka pa sa kusina, kagaya ng isang mababang alipin. Huwag niyo silang laitan kung ayaw niyong kumain, di wag! Mausok at mamantika doon sa kusina. Hindi nararapat sa isang maharlikang binibini, ha? Hindi bagay sa'yo. Ba't hindi bagay sa akin? Eh, yun ang gusto kong gawin eh. Magluluto pa rin ako sa kusina at hahainan ng mga sinasabi niyong alipin. Papakainin ko silang lahat! Sumasagot ka sa akin, ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Naniniwala ka talagang... Sige na!
Sampalin niyo ako! Palagi na lang kayong galit sa akin. Palagi niyo akong pinipigilan. Hindi niyo ako hinahayaan sa gusto ko. Tinuturing niyo ako na parang aso. Sana pala, namatay na lang ako nung bata pa. Mas masahol pa to sa kamatayan! Chiyun! Saan ka pupunta? Chiyun! Chiyun! Tawagin mo si Ginong Song. Opo! Chiyun! Chiyun! Ginong Song, dito po. Ginong Song Yue, isa lang ang aking anak. Iligtas mo siya. Gagawin ko makakaya ko. Mula pagkabata may malubha na siyang sakit. Hindi ito ang una na nanganib ang anak ninyo. Tama ba? Hindi gawa ng tao, kaya siya nabubuhay ngayon. Tiyak na may sagradong bagay na tumutulong sa kanya. Pero gaano man kalakas, panlabas na panlunas lamang ito, nasa loob pa rin ang sakit kahit buhay siya ngayon. Maaaring nabinat lamang siya, baka sa susunod hindi na. Ginong Song, gawin mong lahat ang iyong makakaya. Gagantimpalaan kita. Salamat po ng ministro. Hindi ako sanay na may tao kapag may pasyente ako. Sa labas muna kayo. Lalabas na kami. Ginong Song, mabait na bata si Chiyun. Alagaan niyo siya at pakaingatan. Alis. Oh,